Hi Shalors, it's me again, Trisha Lorraine, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ay i-share ko sa inyo yung skincare routine and bath essentials na ginagamit ko. So if you were interested on this video, please keep on watching. So before po tayo mag-start, disclaimer lang po. So lahat na ipapakita kong products is personal ko pong ginagamit talaga. And if gusto nyo pong i-try itong mga products or any products, dapat i-double check nyo muna yung mga ingredients. Kung safe ba ito sa pregnant. Or better yet, mag-consult po muna kayo sa inyong mga OB. So, mag-start tayo. So, ang first step na ginagawa ko ay nagwawash ako ng face. At ang ginagamit kong product ay itong Deo Pros Natural Perfect Solution Cleansing Foam. So, yan siya. So, itong cleansing foam na to ay for all skin types. And ang nagustuhan ko dito talaga is nakaka-moisturize siya. And syempre, natural yung mga ingredients niya. Ayan. So, available to sa Watsons din. Available siya. And made in Korea to. So, next product na ginagamit ko ay itong Shalor Beauty Essentials na tomato set. At kung napanood nyo na yung mga previous vlog ko before, so alam nyo na siguro yung history kung paano nagkaroon ng Shalor Beauty Essentials. And it's because of this product. So, ayan. So, ito yung pinakaunang nilabas kong product. And that time, pregnant din ako noon. So, kaya tested ko na talaga tong product na to. And ngayong pregnant din ako ulit. So, ito ulit yung ginagamit ko. Ayan. So, itong set na to ay meron tong 4 products sa loob. So, before nyong gamitin to, syempre basahin nyo muna yung mga label. So, ayan. Meron tayong disclaimer dito. And then, yung direction to use. And, ayan. Kalagayin dyan. Tapos, meron din dito yung indications and precautions. So, ayan. Dapat basahin nyo na maigi before nyo gamitin itong product na to or any product. So, ganun dapat ang gagawin nyo. And, ito yung laman niya sa loob. So, meron siyang, ayan, toner. Meron ding soap. Soap. Ito yung tomato soap. And then, meron tayo ditong day and night cream. So, may sunblock tayo. And then, yung night cream natin. So, una kong ginagamit dito. So, after ko gumamit ng cleansing foam. So, ang sunod na ginagamit ko ay itong tomato soap. Syempre. So, dalawang beses kasi talaga ako nagwa-wash ng face. So, ito yung pinaka soap niya. Ayan. So, after ko gumamit ng soap, ang sunod na gagamitin ko naman ay itong toner. Ayan yung toner niya. Ayan. And then, after ko mag-toner, usually, hindi ko pa muna ginagamit tong dalawang, hindi ko pa to ginagamit kagad, tong day and night cream. So, usually, itong day cream, syempre, paglalabas ako, kahit hindi man ako lumalabas, gumagamit ako ng sunblock or sunscreen. And then, after ko gamitin yung toner, ang sunod na ina-apply ko ay itong cream, yung night cream natin kapag gabi, pag nag-skincare ako sa gabi. So, ito yung ginagamit ko, night cream. And then, after ko mag-night cream, or after ko mag-sunscreen, naglalagay naman ako ng ito, ayan. Itong Shalor Beauty Essentials, Shalor Beauty Essentials product din. And ito siya, ito yung snail white serum natin. Ayan. So, for hydrating naman to, moisturizing din, so, and pore minimizer. So, ayan siya. Ayan, hindi lang siya ma-focus. Ayan. Ayan siya. Ito yung serum natin. So, yan yung magkasunod na ginagamit kong product. Itong tomato set at itong snail white serum natin. And by the way guys, baka magtaka kayo kung bakit ako gumagamit ng tomato set ngayon kasi alam niyo na, so nagka-pimples kasi tayo ng bongga din, no? So ito yung mga kuha ko na may pimples ako. Ayan.
So, nung nagka-pimples ako, that time is first trimester ko talaga, as in malalang pimples talaga yung nangyari sa akin. Pero that time, inayaan ko muna siya, hindi ko kasi talaga kaya mag-skincare pa that time. Parang tamad na tamad pa talaga ako. And ano ako eh, talagang bed rest lang ako that time. Start akong gamitin to nung 4th month ko na ata. So, second trimester na yon. So, dun ako ginanahan ng mag-skincare talaga. So, dun ko ginamit to. And, ayun na, nung ginamit ko yon, unti-unti nang nawala talaga yung pimples ko. So, halos marks na lang yung natira ngayon. Hanggang ngayon din na, ayun. Parang super wala na. As in, ngayong, ano, third trimester ko, wala na talaga. And, hindi na talaga ako tinubuan din ng pimples simula nung ginagamit ko to. And, by the way, guys, itong product na to, syempre, safe to sa pregnant and breastfeeding moms. So, yeah, natural ingredients lahat to. So, next product na ginagamit ko ay itong Fresh Skin Love Tomato Glass Skin. And, ayan, tomato din siya. So, mahilig ako sa tomato sa mga skincare. So, ayan siya. Soothing gel lotion to. So, ginagamit ko siya sa face. And then, minsan ginagamit ko din siya sa katawan ko. So, ayan. Pinaka gusto ko dito is talagang nakaka-glow din siya ng skin. Nakakadagdag siya ng glow sa skin. And nakaka-moisturize din siya. So, next product ko naman na ginagamit ay itong Fresh Skin Lab din. So, ito yung Lifting Eye Gel. So, ayan. Hindi kasi ayaw ma-focus. Ayan. So, ayan siya. So, ito, ginagamit ko to para dito sa under eye ko. Ayan. Alam niyo naman tayo, eye bagging tayo. Hindi nawawala yung eye bag na yan. Ayaw tayo tantanan. So, ito yung ginagamit ko. Ang maganda din dito, so, sa buong mata to ha. Ayan. Buong ganyan nilalagyan ko. Kasi ito, nakaka-lift siya ng eyes, and nakakawala din siya ng ano, dark circles dito sa under eye natin. Next step ng skincare routine ko ay gumagamit ako nito Nivea na lip balm. So, ayan. Alam niyo naman kasi na before pa, nung hindi pa ako pregnant, dry na talaga yung lips ko. And ngayon, mas malala talaga yung pagka-dry na yung lips ko ngayong pregnant ako. So, halos maya-maya talaga ako naglalagay nito. Usually, pag nararamdaman ko lang na medyo mahapdi na yung labi ko, so naglalagay ako kagad nito. So, ayan siya. Ang last step ng skincare routine ko ay umiinom ako netong Sakura Chia Milk Tea. And for me, part siya ng skincare routine ko kasi ang dami niyang benefits na nagagawa sa skin ko. And by the way guys, ito ay safe sa mga pregnant and lactating moms din. Ayan siya. So, yan. Super safe to kasi 100% no sugar and no preservatives added. And natural ingredients talaga lahat to. So, yan. Nagkikrave ka ba sa milk tea pero ayaw mong tumaba? Mag-Shalor milk tea ka na! Maganda na, healthy pa, sexy pa! At alam nyo ba, ang Shalor milk tea ay naglalaman ng glutathione, collagen, L-carnitine, stevia, Sakura Extra at Chia Seeds na tumutulong para hindi ka tumaba at palagi kang sexy. Eh ano pang ginagawa nyo? Sa mga ayaw tumaba, mag-Shalor Milk Tea na. Ano pang hinihintay nyo? Bili na! Para maging healthy, pretty, at sexy! Next products na ipapakita ko ay mga bath essentials na ginagamit ko talaga everyday. So, mag-start tayo sa soap. So, ito yung ginagamit kong soap. Glass Skin Soap with Virgin Coconut Oil ng Shalor Beauty Essentials. So, ayan. Bali, ito may kasama din tong ayan. Mesh net. So, panghilod. So, diretso hilod na siya. Pero, bango na ito sobra. And, may isa pa akong ginagamit na soap. Kasi dalawa yung soap na ginagamit ko. Ito naman yung Baby Dove. Ayan. Meron na ito yung liquid type. Kaya lang, yun din kasi yung ginagamit ni Georgina. So, ito naman yung sa akin. Ano naman siya? Bar soap naman siya. So,
So, ayan. Ito, minsan, parehas ko silang ginagamit kasi dalawang beses din ako nagsasabon. And minsan naman, pagka tinatamad ako, so, minsan salitan ko silang ginagamit. Minsan ito naman. So, yun. Pag sinipag-sipag ako magsabon, so, dalawa silang ginagamit ko. So, next naman, ang shampoo naman na ginagamit ko ay itong Lux Organics Premium Keratine Shampoo. Ayan siya. So, ito ay coconut oil and for dry and damaged hair siya. Ito kasi ever since naman, ginagamit ko na ito noon kahit nung hindi pa ako pregnant. So, kaya tinuloy ko na lang din siya and hindi na ako nagpalit ng product. And sa conditioner naman ang ginagamit ko, itong Lux Organics Premium Keratin Daily Treatment. So, ang variant nito ay coconut oil din and for dry and damaged hair din siya. Alam nyo kasi ako, diba, dry talaga yung hair ko kahit dati pa. And mas lalo nang yung pregnant ako, sobra talaga mag-dry yung hair ko. Kaya itong mga products na to ay talagang nakakatulong sa akin para mawala yung dry ng hair ko. And sa feminine hygiene naman, ang ginagamit ko is yung Dove Sensitive Soap. So, yan kasi yung nireseta sa akin ng ubi ko since nagka-UTI nga din ako. And before pa naman noon, yan na din yung ginagamit kong product nung pregnant pa ako kay Georgina. And for me, mas okay siyang gamitin kaysa sa mga usual na feminine wash kasi mild lang siya and hindi siya talaga nakaka-irritate sa skin. And ang last product na ginagamit ko after ko maligo ay itong Lux Organics Premium Keratin 2-in-1 Hair Mist and Leave-In Treatment. So, ayan sila. Dalawa sila. Itong product na to ay collaboration ng Lux Organics and ni Miss Anna Kai. So, ito dalawa yung variant niya. Merong Fresh Floral and Musky Rose. So, ayan sila. Itong product na to, super happy ako dito. And thankful ako na nagkaroon ng ganitong product sila. Kasi super nakakatulong siya mawala yung dryness ng hair ko. And at the same time, super nabibigyan niya ng hydration yung hair ko. Lalo na minsan, kapag ka, kunyari, hindi naman kasi ako everyday nagbabasa ng hair ko. So, ito yung product na ginagamit ko talaga. So, yun, ginagamit ko tong product na to kahit basa pa yung hair ko after ko maligo. And for me, mas okay siyang gamitin kahit basa pa yung hair mo, lalo na kung dry yung hair mo. And yun nga, pagka hindi naman ako nagbabasa ng hair, or minsan hindi ako nakakaligo, and kailangan kong umalis, may mabilisan akong lakad. So, nag-i-spray lang ako na itong hair mist. So, yan. So, super saya ko talaga sa product na to. So, kitang-kita naman. Ayan, paubos na nga silang dalawa. So, ayan. Lahat ng products ng Shalor Beauty Essentials na na-mention sa vlog na to ay ipapag-giveaway natin sa mga lucky commenters natin. Kaya mag-comment lang kayo dyan sa baba ng mga thoughts nyo about these products na pinakita ko sa inyo. At mamimili kami ng 5 winners ng Shalor Beauty Essentials products. At yung ibang details ay ilalagay ko na lang sa description box below. So, dito na nga nagtatapos tong video na to. I hope na nag-enjoy kayo sa panonood. Please don't forget to like and share this video and follow me on my social media accounts and don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the notification bell for more updated videos. And that's all for today, guys. See you in my next vlog. Bye!